Oh, Bes! Another negosyo tips na naman mula kay Ate Bes. So, ito pala yung sinako, Bes. Or minatamis na bao. Tinunaw-tunaw ko muna dyan sa mainit na apoy. Ayan yung matamis na bao or sinakob. Tapos, pag natunaw na yung sinakob, ay ilagay natin yung sampalok or tamarin ang tawag dyan. Ganyan dapat maglagay ka ng matamis na bao para hindi siya maasim ng maasim, Bes. Alam mo yung sampalok, pag kailangan na pag nandun pa sa puno, huwag mo munang pipitasin. Hayaan mo muna na maging tumanda, tapos ganyan yung itsura niya pag tanda. Minsan yung iba kasi nauhulog na dun sa may puno at pinupulot lang, yan yun. Yung iba naman nandun pa sa may puno. Alam mo ba kung magkano ang pagkakabili ko dito sa amin sa bayan ng Sampabian ng 1 kilo? Ang 1 kilo dito, Bes, ay 60 pesos. Oo, Bes. Bali, 2 kilo yan, 120. At kinote ko lang siya sa may sinakob. Siyempre, iluluto mo yan. And then, pag naluto na siya, Bes, at malamig na, bibilog-bilugin mo siya na parang ganyan. Ayan. Kailangan maglagay ka ng mantika sa may plastic na gloves or yung mga matamis. Katulad ng asukal, maglagay ka rin sa may kamay na plastic. Oo, para hindi siya nag-i-sticky or nagdidikit sa may plastic kasi masyadong sticky ito, mga Bes, ha? Sticky. And then, pagkatapos niyan, pag nakabilog ka na ng marami, o nakita nyo, ilagay mo na sa may tab para pwede mo siyang ibenta at pagkakitaan. Alam mo ba kung magkano ang benta ko sa isang tab? 100 pesos, Bes, ang isang tab ko. Yung maliit naman na bilog, ang benta ko dyan ay 50 pesos. Oo. Ngayon, kung mahal po sa inyo yung sampalok, eh bahala na po kayong magtansya kung magkano nyo pong ibebenta. Basta hindi po kayo malulugi, ganon, Bes. At siya nga pala, mga Bes, pagkatapos kong nagluto sa aking small business, ay nagluto ako ng tanghalian namin. Eto, Bes. Dahil nga panahon ng malunggay dito sa amin, bunga ng malunggay, kaya nanggisa ako ng malunggay. Nilagyan ko lang siya ng kalabasa sa 2 sardinas. Oo, Bes, bahala na kayo kung anong gusto nyong isahog sa gulay ninyo. Pero sa akin, gusto ko sardinas. Oo, Bes, masarap naman yan, yung sardinas. Kahit na medyo bawal sa akin bilang isang dialysis patient. Patikim-tikim lang naman ako kahit konti-konti ganon. Sa kapag katapos mong ginisa na siya, Bes, at malambot na yung kalabasa, ay pwede mo nang ihulog yung ating bunga ng malunggay. At pakukuluin mo na naman siya. Mas masarap, mas malambot yung kalabasa, mas lalapot yung sabaw. Ganun, may ang masarap na luto, Bes. Ayan, pakuluin mo lang ng pakuluin ng parang ganyan. Sa kapag luto na, okay na, ganyan na siya, Bes. Kaya kung nahihirapan ka mag-isip, Bes, ay pindutin mo lamang ang aking mga videos para makita mo o makakuha ka ng idea kung anong uulamin nyo araw-araw, Bes. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, ang hirap-hirap mag-budget. Oo, Bes, ganon. Kaya yun lang, share ko lang, ingat. God bless, bye!